Halos 14,000 pesos, sapat na raw yan bilang panggastos kada buwan ng pamilyang may limang miyembro at ayon yan sa Philippine Statistics Authority, PSA. Ano kaya masasabi yan ng ating mga kababayan? May unang balita si Maki Pulido. Sa 2023 official poverty statistics ng Philippine Statistics Authority, para hindi maituring na mahirap, kailangan hindi bababa sa 13,873 pesos ang kinikita ng isang pamilya kada buwan. Ito yung tinatawag na average poverty threshold. Sabi ng PSA, sapat na ang halagang yan para tustusan ng lahat ng mga pangunahing pangangailangan ng pamilyang may limang miyembro. Magkakaiba ang poverty threshold sa kada rehiyon dahil magkakaiba ang presyo ng bayarin at gastusin. Sa Metro Manila, 15,713 pesos monthly income ang poverty threshold. Sa kwenta ng PSA, 69% o halos 11,000 piso dito ay para sa pagkain. Ang tira o halos 5,000 piso para sa ibang gastusin tulad ng pamasahe, baon ng estudyante at pambayad sa kuryente at tubig. Sa tingin niyo, sir, kasha? Again, it is, sabi ko nga, it is most likely insufficient dahil basic ang minimum basic needs, no? Ang idea dito ay para makita natin ano ba yung progress that we're making as a nation in terms of reducing the number of families and individuals from that threshold. Higit 15,000 pesos ang kita ni Jason kada buwan bilang isang construction worker. Nang kwentahin niya ang gastos at bayarin nilang mag-anak, higit ito sa kita niya kada buwan. Sa lagay na yan, tinitipid na nila ang budget sa pagkain at may mga nilalakad na lang siya para hindi mamasahe. May fix na gastos eh, tulad ng bahay, tubig, kurente, fix yun. Talagang di na kami makabawas doon kaya need namin maghanap ng ibang paraan doon kami magbabawas. Para mapagdugtong ang mga gastos, kailangan ng umutang. Marami na talagang utang eh. Awat halos ang sinasahod namin, ibayad na lang sa utang namin pagdating ng Linggo eh. Sa kwentahang ito, hindi nakasali ang ipon o pambayad kung may magkasakit. Kaya nag-aalala si Monica na isa ring minimum wage earner dahil malapit na siyang manganak. Siyempre yung pambayad sa hospital, tapos pangkailangan ng bata, tapos pambili ng kunyari may mga kailangan na bilihin ng gamot sa labas. Mas mataas na ang itinakdang poverty threshold noong 2023 kumpara noong 2021. Do you think your statistics reflect the real situation that Filipinos face? Wait, yung numbers, kasi sabi natin numbers don't lie. Ang binawas natin sa poverty from 19.9 million naging 17.52 million Filipinos. That's the number. May pagbawas talaga. So anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, while tumaas yung ating threshold dahil sa food prices, tumaas yung ating income din. So, I agree the threshold might be low, but if we set it at that threshold, there is still a decrease in terms of poverty incidence. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.